Box, IT ka, di ba? Yes po, why? Gawin mo nga yung washing machine namin. What happened when 90 man is called to fix your washing machine? Kita niya yung tubig, di nagdi-drain. Yan siya, di-drain ko. Pero ayaw bumaba. Ngayon, isa kasi yung IT. Kaya, isang pagsubok po sa akin. Joke lang. Ayan, susubukan ko itong gawin. Pero una natin check, syempre. May mga butas-butas to eh. Ang problema, baka madumi lang yan. Susubukan natin yan. Pero, kahit anong gawin ko, hindi siya nag-i-drain. At naman halos dito, umuupura. Yun lang talaga. Hindi na bumababa. Kaya pagka nang dryer ko, wala. Hindi bumababa yung tubig. So, yan yung gagawin natin ngayon. Aalamin ko kung bakit hindi bumabagsak yung tubig. So, ayun guys. Nakita ko na yung issue niya. Ito. Kasi dapat kapag iginalaw mo to, ang tendency dapat mahihila tong isa na to para ang sa ganun pag hinila mo tong isa na to magdi-drain dapat. Ayan, hindi umaangat to pag pinipihit. Ito yung issue nya. Ewan ko kung anong tawag dyan. Hindi naman ako gumagol. Walang niya. So yan, umaagos na. Sasabihin ko sa inyo ngayon na nagawa ko na. Pero hinihila ko lang. Hindi, didrain ko lang. Pag na-drain ko na, alamin ko kung bakit ito. Siguro naputol. Hindi umaangat. Kasi dapat pag pinihit mo ngayon. Ito aangat to, yung logic nito aangat to eh. So dahil hindi umaangat, ang suspecha ko maaaring may naputol sa loob. Kaya malalaman natin yan pagbukas ko. Yan, nabuksan ko na. Umpisa na natin kung paano sira ang machine. Sira naman na to. Wala na akong kakatakot na masira pa. Kasi yung gamit iniingatan. Hindi kita kausap. Bablag-blagan ako dito. This is the Epic Fail Repairman. Hindi ko ito ni YouTube. Ano pa mamaya, nandito lang sa ilalim. Sigurahan ko ng utak. Laptop na lang to. Para alam ko kung saan susong kiting. Sana lang. Timer, gumagana. Ah!
Gamit yung mga shelves ko eh. Yun! Dahil hindi ko kabisado itong ginagawa ko. Tawag dito, itong tulungan. Siyempre magkakape muna ako. So yan na guys, natanggal ko na yung cover. At nakita ko na rin kung ano yung sira niya. Bale ito yung sa wash selector. Kapag din-drain mo, dapat itong isa na to, itong isa na to yung naputol. Ano ba yan, ito magandang ito, yung isa na to nakakabit siya dito sa drain, na pag pinihit mo tendency aangat siyang ganun, aangat yan. Dahil hindi nga umangat to yung sa pump, yung cover, hindi niya nakaka-cover pa rin yung sa tubig. Pag hindi yung mga na ganun, hindi tatagas yung tubig palabas. So ito lang pala yun. Ngayon lang ako nagbakbas nito eh. Ayan, ayan siya. Ngayon, hindi ko alam kung magkano abutin yung ganito. Oo, susubukan kong dikitan. Kaya lang baka mabali lang dahil kailangan to may pwersa eh. Eh pag nabali na, pag ginluhan mo yan, wala lang din yung glue. Kaya ayan, susubukan kong gawin. At pag nakabit ko na, ibibidyo ko na ulit. Semi-automatic washing machine drain switch switching. Yun pala, yan ang tawag dyan. Kasi hindi ko alam yung tawag dyan dahil hindi nga ako gumagawa ng washing machine at first time ko lang ito gumawa. Ngayon, bilang isang IT, ang sigurado ko lang, malalaman ko kung ano yung naging issue at susubukan ko kung paano gawin. So yan, dinikit ko siya ng glue. Pinalitan ko ng malaking screw at tinatad ko ng super glue. Nilagyan ko ng coating pampatigas. Yan, nakakabit na. Tinesting ko yan. Kaya lang, napuputol. So, yun na guys. Sabi sa akin nung binilan ko nung dito. Ang pyesa, hindi ko rin makapagana kasi tatluhan yung akin, dalawahan yung kanya. So yun, kinabit ko na at te-testing na natin yung drain. Kaya lang hindi na nakatapat kasi iba yung binigay niya, universal lang. Pero try natin. Ayan. See? Kita nyo, nagdodrain na siya mag-isa. Oh. Tapos, sabi niya hindi raw gagana yung timer to. Hindi raw gagana yung Anong hindi gagana, boy? Normal ko. Kung i-drain ko, yun po syempre yun. Diba? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Magyana pa yung timer, pero dahil naka-drain, dapat mag-go-open yung ano, yung washing. Ayan, pagka, syempre, pag hindi naka-drain, dapat iikot yung makina. Ganun lang. Salamat! Hindi raw iikot. Ano yon? Baka bogs.